Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na naman pong panibagong video ang pag-uusapan natin ngayon mga sir. Pero bago po ang lahat ay nagpapasalamat po ako sa inyong suporta sa aking channel. Welcome na welcome po kayo dito sa aking channel mga sir. Hindi na nga po natin patatagalin pa mga sir. Pagkatapos nga po ng pagpasok ulit ng Chinese vessel noong August 4 sa ating teritoryo sa Cebu Strait, ang ating Armed Forces of the Philippines o AFP ay gumawa na nga po ng adjustments sa kanilang hanay upang lalo pa nilang mababantayan ang ating mga teritoryo. Sinabi po ni AFP Chief of Staff Benjamin Madrigal na pinaiigting nila ang kanilang coordination sa ating mga kaalyado upang maprotektahan ang ating teritoryo at kalakal na dumadaan dyan sa part ng ating bansa. Hindi lang natin lahat masasabi kung ano ang lahat nating ginagawa maliban sa naval assets ay makakatulong din ang bagong gawa na Coast Watch System ng Pilipinas at ang information gathering ng ating mga allied countries ay ating ginagamit. Maalala natin mga sir na nga ang pagpasok ng Chinese warship noong August 4 sa ating bansa maliban pa doon sa 4 noong July mga sir. Kaya kung iisipin ay nakalimang beses na po silang pumapasok dyan sa part na yan ng bansa maliban po doon sa West Philippine Sea mga sir, which is malayong malayo po sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya dapat lang na puspusan ang pagmomodernize sa ating AFP, lalong lalo na ang mga projects nila na may kinalaman sa defense system ng bansa. Halimbawa po yung radar system na hanggang ngayon ay hindi pa tapos o hindi pa nakabili mga sir. No? So, at yun lang po mga sir. So, maraming salamat po sa panonood. At kung meron po kayong gustong i-update sa ating AFP modernization mga sir, ay welcome na welcome po kayong ilagay sa comment section ang gusto nyo pong i-update mga sir. No? So, maraming salamat po ulit sa inyo mga sir. Hanggang sa muli po mga sir.